fashionista and cocinera, Kerubin. And welcome back to my YouTube channel. You guys are safe and healthy. So, ngayong araw na to, tayo ay magluluto ng steamed wild red snapper. For our steamed fish, of course, our red snapper or kahit ano pong isda. And this is our other ingredients. Julienne cut ginger, chopped garlic, crushed ginger. I'm gonna use this for stuffing later together with the lime. Ilalagay po natin yan sa chan ng isda with the lime. Pantanggal po sila ng lansa ng isda. And of course, for our garnish later, yung ating green onion leaves. And syempre, yung aking homemade chicken broth. Ito po yung gagamitin natin for our sauce later. Sinave ko po yan nung nagluto ako or pinagpakulaan po ng dating niluto kong chicken. And kailangan din natin ng salt. Irarab natin ito sa outer part ng fish. And of course, soy sauce, oyster sauce, sugar, black ground pepper, and 2 to 3 cups of water. Pagkatapos, using a paper towel, ibablot dry natin ng bahagya yung katawan ng isda para matanggal yung excess water nito. At para maging firm yung fish natin mamaya na i-steam. And then, syempre, ginagawa natin ito lagi, pang-frying man or pang-steam, hihiwain natin or i-slice yung katawan ng isda slantly para ma-absorb ng fish yung flavor na ilalagay natin, which is the salt and the ground pepper na irarab natin sa skin at saka syempre sa belly nito para matanggal ng konti yung lansa ng fish. Then, ilalagay na natin yung stuffings sa belly nito, sa cavities. Sisiksik natin yon yung crushed ginger and lime. Pampadagdag din po ito ng flavoring or ng lasa sa isda. At saka, yung pinaka main purpose nito is para matanggal talaga yung lansa ng ating isda. So, habang ginagawa natin ito, prepare ko na rin yung ating paglulutuan, yung ating steamer. So, just rub some more salt and pepper sa whole body ng fish. Then, that's it. Ready to steam. Steam natin yung fish for at least 10 to 15 minutes. So meanwhile, while we're cooking our fish, in a separate bowl, ilalagay natin yung 1 cup of chicken broth. Dito natin titimplahan yung pinaka-sauce ng ating steamed fish para mamaya. So let's add 2 teaspoons of oyster sauce. Soy sauce, 1 teaspoon of white sugar or brown sugar, 1/2 or 1 teaspoon of ground black pepper. So, ito yung magiging sauce ng ating steamed fish mamaya. I-sauteé natin ito in a sesame.
So ito na yung pinaka-sauce natin. Let it simmer for 3 to 5 minutes until the sauce gets thickens. And we're gonna pour this over the steamed fish. Ito na yung ating red snapper na in-steam natin ng 10 to 15 minutes. Luto na siya at ita-transfer lang natin sa ating serving plate. Finally, i-garnish natin yung half of the ginger and onion leaves na ginamit natin kanina na panggisa. And by the way, sesame oil yung ginamit ko na panggisa kanina sa sauce niya. Ready na ito for hapunan or for lunch. Tara, kamayan na!